Isa ring sunog ang sumiklab sa isang warehouse ng sigarilyo sa Nangka, Marikina. Ang saktong balitang hatid naman yan ay galing kay Liza Aquino. Kita Liza, magandang morning. Ano namang nangyari dyan? Magandang morning, Tito Jeff. Hanggang ngayon ay hindi pa pinapapasok ang lahat ng media sa compound, sa loob ng compound nitong isang cigarette packaging company. Matapos masunog ang isa sa mga warehouse nila, mag-aalas tres kanina madaling araw. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin kasing inaapula ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng sunog dito sa commercial compound. Ayon sa mga tauhan ng barangay na nakausap namin na rumisponde sa insidente, Tito Jeff, ikalawang warehouse ang nasusunog na pawang imbakan ng mga sigarilyo. Mag-aalas tres kanina madaling araw nang itinawag sa BFP itong nangyaring sunog. Agad itong inakyat sa ikalawang alarma matapos lamunin ng apoy ang buong warehouse. Alas 4 ng madaling araw nang ideklarang fire under control ang sunog. Ibig sabihin po niyan ay may mga konting apoy pa rin, no, dito sa loob ng warehouse. Sa katunay, makapal pa rin ang usok na nanggagaling dito sa compound. Pero maliit ang tsansa nito na kumalat pa ang sunog sa katabing warehouse at mga katabing lugar. Hindi naman sa ngayon pinapayagan pa o nagbibigay ng impormasyon itong security personnel sa loob ng compound. Pero ayon sa BFP, patuloy pa rin ang ginagawa nilang operasyon dito. Base dito sa nakita namin, base sa drone shot namin dito sa area, masikip yung area ng compound. At sa katunayan ay magkakahilera lang yung mga fire trucks sa nagbubomba ng tubig dito sa warehouse. So wala rin masyadong space na gagalawan dito sa loob ng compound. Inaalam pa nga ng news team hanggang sa ngayon kung may nasugatan sa insidente at kung ano ang sanhi nito. Wala pa rin opisyal na pahayag na inilalabas ang pamunuan o ang may-ari ng warehouse. Mula dito sa Marikina, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Liza Aquino. Ang aso at ang kanyang anino. Isang araw, may isang aso ang naglalakad sa may daan, habang kagat-kagat sa bibig ang isang pirasong karne. Tumawid siya sa isang tulay at tumingin sa tubig sa ilalim ng tulay. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at inakalang ibang aso ito na mayroong ding dalang karne sa bibig. Malaki at masarap ang dalang karne ng asong nasa harap ko, sa isip ng aso. Kapag nakuha ko ang karning yan, magkakaroon ako ng dalawang karne. Tiyak, mas mabubusog ako. At siguradong may tira pa para panghapunan. Tatakutin ko siya at kukunin ang karne nito. Tumahol siya dahil nais niyang makuha ang karne ng asong nakita. Ngunit sa kanyang pagtahol ay nahulog sa tubig ang karne sa kanyang bibig at hindi na niya ito muli pang nakuha. Malungkot at gutom na umuwi ang aso. Ang daga at ang leon. Isang daga ang nakatuwa ang maglaro sa ibabaw ng isang matutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadaos-daos siya pa ibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. Ipagpaumanin mo, kaibigan! Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo! Wala akong masamang hangarin! Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran! Huwag mo ako kainin! Ang sabi ng daga, nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita. Pero sa susunod, ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko. Sabi ng leon, salamat kaibigan! Palang araw ay makakaganti rin ako sa kabutihan mo.
sagot ng daga? Lumipas ang maraming araw, at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan, ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa, at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng nangangasa sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at ninat-ngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at hinulungan ng leon na nakawala sa lambat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga. At naging magkaibigan ang daga at ang leon. Ang aral? Ang paghingi ng paumanhin ay hindi nakakapagpababa sa dangal ng isang tao. Huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Maliit man ang iyong kapwa, ay may kakayahan pa rin itong makatulong sa paraang hindi madalas inaasahan ng iba. Likas na mayaman at masagana ang pinagkuna ng pagkain dito sa Pilipinas. Mula sa lupa hanggang sa dagat, ang biyayang ating tinaptamasa. Pero, naisip mo na ba kung paano mawala ang mga ito? Nandito ako ngayon para talakayin ang tungkol sa dynamite fishing at kung paano maiwasan ang mga ito. Ipinagbabawal ang pagda-dynamite fishing dito sa Pilipinas at sa iba pa nitong mga karating na mga bansa. Base sa United Nations Environment Program na ang pagda-dynamite fishing ay isa sa most destructive form of fishing. Ngayon, gaano ba kadelikado o ano ang epekto nito sa ating lamang dagat? Delikado ito sapagkat ang pagdidinimita ay ang pumapatay sa anumang lamang dagat sa lugar ng nasabugan. Mula sa mga itlog ng isda, mga plankton, hanggang sa mga malalaking isda at sa ating mga korales. Malaki ang epekto nito, lalong-lalo na sa ating mga korales. Dahil ang mga korales na nasira ay matagal pa bago ito maibalik sa dati nitong anyo. Kaya ano ba ang pwede nating gawin para mapatigil na ang paggamit ng dinamita? Una, palawakin natin ang kaisipan ng ating mga mangingisda sa mga batas tungkol sa mga illegal na pangingisda, lalong-lalo na ang pagdidinamita. Katulad ng Republic Act 10654 na nagbabago sa Philippine Fisheries Code of 1998. Ito ay isang batas upang maiwasan, hadlangan at matanggal ang mga illegal, mga hindi naiulat at hindi reguladong pangiisda na nag-aamyenda sa Republic Act 8550 na kilala bilang Philippine Fisheries Code of 1998 at para sa iba pang mga layunin nito. Pangalawa,
mag-iisa tayo sa gobyerno o sa mga organisasyon sa pagpalaganap ng edukasyon tungkol sa mga ilegal na pangiisda. Katulad din ng USAID Fish Rights Program, ito ay isang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas at US Agency para sa international development para mapabuti ang marine biodiversity at sektor ng pangingisdaan sa tatlong ekolohikal na lugar at marami pang iba na mga programa ng gobyerno at NGO na makakatulong sa mga mangingisda. Kaya sa ating mga huwarang mga mangingisda, saludo kami sa inyo. Sana maging daan kayo na mapanatili ang ganda at kasaganahan ng ating likas na yaman. Huwag na nating hintayin na maubos ang mga ito dahil tayong tao din naman ang magdudurusa sa huli. Mga kadungganon, tungkulin din natin na alagaan at bantayan ang ating mga likas na yaman na siyang pinagkukunan ng ating mga pangangailangan. Sa muli, ako po si Glassy na nagsasabing hashtag kalikasan naman po. Ang Pilipinas pala, fifth siya no, sa pinaka-mineral-rich na country sa buong mundo. Ang Pilipinas ay mayaman sa minerals. Nasa top 5 tayo sa endowment. Ibig sabihin, maliit nga yung bansa natin, pero marami namang makukuhang mineral dito, katulad ng copper, ng nickel, chromite, gold. Merong tinatawag na mga mineral districts ang Pilipinas. For example, sa meron tayong Baguio Gold District, meron tayong Surigao Nickel Mineral Reservation. Yan, narinig nyo, no? Talagang kaliwat-kanan yung pagputol ng puno. And here behind me is that mountain over there. May makikita kayong brown patch. Ibig sabihin na mine na yung lugar na yon. And isa lang ito sa 20 mining companies na nag-ooperate dito sa Surigao. May tatlong general na conflict pagdating sa pagmimina. No? Una dyan yung pang-ekonomiya. Maapektuhan niya kung ano yung ginagawa at pinagkakitaan ng mga tao doon. Sakahan, pwedeng pangisdaan. Pangalawang, pangkalikasan. Pag pumasok yung minero o yung minahan doon sa isang lugar, puputol siya ng puno, maghuhukay siya ng lupa. Pangatlo, sa mga tao, yung kalusugan nila. Yung relasyon ng mga tao kasi yung iba gusto sa mina, yung iba ayaw sa mina. Isa si Eric, local na residente sa may mga nakikitang pagbabago sa Surigao. So dati, sasabihin namin na ang kabundukan namin is magagandang paraiso kung titingnan natin. Pero ngayon, makikita natin mga malalaking disyerto na. Yun ang problema natin. Yun ang pagbabago. Mga dagat na kulay chocolate, kabundukan sira na wala nang madadapuan na o kahit anong klaseng mga wild animals. Sa natitirang forest cover natin sa Pilipinas, 48 ang aktibong metallic mines. Mahalaga ang mining dahil kasama sa major pillar ng development. Yung infrastructure kasi, kailangan mo ng concrete, steel, which came from mining. So lahat ng mga raw materials sa paggawa ng infrastructure, galing sa minahan yan. Yung mga sasakyan na ginagamit natin, even cell phones, galing sa pagmimina yan. Pagka dito ng company, medyo nakaangat-angat ang buhay ng tao sa kabanahan. Una-una, yung daan. Pangalawa, scholar. Madami nang nakatapos ng mga eskwela. Ngayon mga bundok na dati, hindi naman siguro sabihin natin nakasira ang company dahil hindi lahat ang bundok inuoperita ng company. Tinitingnan kung saan ang mayroon makuha nilang sources. Ang pagmimina, hindi lumalampas sa 1% ang ambag sa GDP natin. So, tingnan mo, yung 1% ng GDP natin, yung pagmimina,
papatong mo sa sakahan, sa tourism, sa forestry, sa pangisdaan. Pag pinag-add mo tong apat na ito, mga 17 to 18% ng GDP natin yan. Bakit natin babayaan yung piso na masira niya yung 18 piso ng ekonomiya natin? Ang mining kasi ay para makuha mo yung mga minerals na yon, kailangan mong kunin yung lupa. Kailangan mo nang tanggalin yung kagubatan sa ibabaw niya. The process, medyo destructive yun sa forest natin. So yung diversity ng dating lugar, totally nawala na. Ayon sa mga scientist, kailangan natin ng mga between 45 to 55% na forest cover. We're down to 19%. Yung pagmimina ang isa sa una dapat kontrolin dahil meron siyang direktang relasyon doon sa kahinaan natin. Pagka binisita tayo ng malalakas na bagyo, yung mga mined out areas or yung mga active mining operations ang pinakamaraming mga disaster. Yan, daming mga nagiba. Yung mga palaya namin, daming mga bahay na nang-anod. Putik, tapos mga malalaking kahoy. Na napunta dito sa kasada? Napunta talaga dito, dami. Dati nang, ano, nang wala pang mina, walang putik at saka walang mga malalaking kahoy. Apektado rin raw ang kanilang hanap buhay tulad ng pangisda at pagsasaka. Itong ilog na ito, dati napapakinabangan nyo? Oo, dati napapakinabangan. Dati. Kasi ang daming mga, yung crab, yung alimango. Oo, dati, mga shrimp. Tsaka dito kami naliligo dati, naglalaba. Pero nga sa ngayon, sir, hindi na kaya. Kasi pag ahon mo, ang dami mo mga, yung parang mag-crashes ka, sir. Mag-crashes. At kung hindi maganda yung soil and water conservation sa mga na ginagawa sa mga mining areas, mining operation, eventually, baba yan hanggang sa ilog natin. So hindi lang yung bundok yung epekto niya, of course, yung fishery natin. Masacrifice din yung sources ng isda natin. Officially, no, hindi sa ayaw namin sa lahat ng pagmimina dito sa Pilipinas. No, nakikita namin may ambag dapat yung mineral sa kaunlaran natin. Kailangan i-resolve yung mga problema na yan sa batas. We need a new mining law. Meron tayong tinatawag na areas close to mining application. Yun yung mga natural park, yung mga protected areas, yung mga proclaimed forest reserve, critical watershed, yung mga tourism areas, yung mga agricultural land na productive, hindi po pwedeng minahin. May mga exemption na yung mining permit na unang na-issue bago na-proclaim siya. So pag na-proclaim yung buong area, nirerespeto ng proclamation yung naunang nag-apply. Pwede siyang explore. Kung maayos-ayos yung local government unit, kaya nilang magpasa ng local ordinance o resolution na hindi pumapayag o hindi nila papapasukin yung mina, depende ngayon sa political will.